Ang kwentong ito ay ipinabahagi sa akin ng aking tagasubaybay na si Ira Wanted. Ito ay nangyari mismo sa lungsod ng Cagayan de Oro sa nakaraang mga taon nung hindi pa tayo pinanganak mga 1980s. Nagsimula daw ang karanasan ni Rupa nang siya ay buntis sa unang anak niya. Nakatira sila ni Alex sa kalapit bayan ng Cagayan de Oro. Nang minsan daw, naisipan niyang galawin ang ina dito sa CDO. Kasi daw matanda na ito at may sakit pa. Ang nag-alaga lang daw ay ang ate niya. Tinawagan siya nito na may sakit daw ang kanilang ina, mahina na ito. Binalak ni Alex na isabay na lang sa pista ang pagbisita nila sa magulang nito. Para na din makipista at makasama man lang ang ina bago man lang ito mawala sa mundo. Nang nakarating na sila dito sa CDO, sa kalye na pinasagang All in One, kasi nandito na lahat ang mga taga-CDO. Hindi ko alam kung saan to kasi sila-sila lang ang nagbansag niyan. Lalo na mga taong 1980s pa daw ito nangyari. Pagdating nila sa bahay ng asawa niya, nakita ni Alex ang ina na si Martha na nakaupo sa may gilid ng pinto. Nagmano ang asawa niya na si Alex at nagsabi, "Kumusta ka na, nay?" At pinakilala si Rupa nito sa ina at agad namang pumasok sa loob ng bahay para ilapag ang gamit. Nagtaka si Rupa na nagmano ito sa ina ni Alex na sinabihan siya nito, magdadalawang buwan na pala yung apo ko. Nagulat at nagtaka si Rupa kung bakit alam ng ina ni Alex ang kabuuanan nito. Ang sabi ni Rupa, "Ay upo nay, magdadalawang buwan na po itong apo niyo. Paano niyo ba nalaman?" Nakakiti lang daw ang matanda. Naiwan si Rupa na lutang na parang blanco ang isipan. Napaisip na lang siya baka daw sinabi ni Alex kanila nung tumawag ang ate nito sa kanya. Agad naman itong pinatuloy kapatid ni Alex na si Susan. Nagsabi ni Susan, "Paso kayo bayaw, pasensya na sa bahay, medyo magulo." Lumipas ang ilang oras at tinawag na ni Susan ang kapatid at ang bayaw at ang ina para kumain. Nagtaka daw siya kung bakit nasa ilalim ng misa ang nanay ng asawa niya na kung saan siya malapit na kaupo. Sinaway ito ni Susan, "Nay, tumayo ka nga dyan. Ba't kayo sa ilalim ng misa nakaupo?" Agad naman itong tumayo na upo harap niya sa mahabang misa. Silip ng silip daw ang nanay ni Alex sa ilalim ng misa para bang may hinahanap na di makikakita. Magkatinginan na lamang si Alex at Susan sa isa't isa. Naglalaway daw ito parang takam na takam. Sinaway naman agad ito ni Alex na pagaling, "Nay, ano ba kayo? Apo niyo yan. Pati ba naman anak ko gusto mong pagbiskitahan?" Galit na tugon ito sa ina. Ang sagot naman ng ina niya, "Pasensya ka na anak, ang bango-bango kasi eh. Sarap lang takim. Napapunas-punas pa daw sa bibig niya." Lalo namang nagalit si Alex. Kaya sinabihan niya ito, "A kung ganito naman lang ang mangyari, hindi na kami babalik dito." Yan ang sabi ni Alex. Nilihim kasi ni Alex sa kanyang asawa ang tungkol sa sitwasyon ng nanay niya na isa itong aswang. Naglakas loob si Alex na ipagtapat ito kay Rupa na ang kanyang ina ay isang aswang. Pinakalabutan si Rupa sa narinig at agad daw umalis sa Alex at Rupa na hindi man lang tinapos ang pagkain sa sobrang pagkadismaya nito sa ina. Hanggang namatay na lang ito, buti na lang daw hanggang tingin na lang daw ang ina ni Alex sa kanya. Hanggang sa uulitin, Ira 130, taga CDO, salamat.